Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala at magsabi lamang ng matuwid na pananalita. Patatawarin niya ang inyong mga kasalanan at gagawin niyang mabuti ang inyong mga gawa. Sino mang nanampalataya kay Allah at sumunod sa kanyang sugo, siya ang nagtagumpay ng malaking tagumpay. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na ang pinakamatuwid na pananalita ay ang pananalita na nag-aanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal sa kasamaan. Mga pananalita na sa pamagitan nito ay itinataguyod natin ang katotohanan at nilalabanan natin ang kamalian kahit pakamuhian ito ng mga tao. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na ang pinakakamuhi-muhi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasalanan na yung shirk o ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit merong isang kasalanan na sa pagiging masahol nito, ito ay kasalanan na kapag taglay ito ng tao, ito ay kasalanan na magiging dahilan na ipagbawal sa kanyang paraiso, at ang kasalanan na ito ay walang iba kundi ang pagmamalaki o ang kibir. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol dito, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibir. Hindi papasok sa paraiso ang sino man na siya ay magtaglay ng katiting na pagmamalaki sa kanyang puso. Nang ating mga scholar, sila ay nagbigay ng pakahulugan nito, nang sino mang nagtataglay ng pagmamalaki sa kanyang puso ay hindi makakapasok sa paraiso. Ibig sabihin, kung ang kanyang pagmamalaki na ito ay hindi napatawad sa lupa, hindi niya napagbayaran sa libingan at hindi niya napagbayaran sa araw ng paghuhukom, sukdo lang siya ay itatapon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno ng ilang panahon upang masunog lamang at mawala sa kanya ang kibir at papasok siya sa paraiso ng dalisay. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sapat na ang maikling pananalita na ito para ipagbawal ng Muslim sa kanyang sarili ang pagmamalaki. Subalit ang pagmamalaki na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay ang maling pagmamalaki. Dahil maaaring ang tao ay nakakaramdam ng pagmamalaki sa kanyang relihiyon, na ito ay kanyang hindi kinakahiya, ito ay kanyang ipinagmamalaki, ito ay kanyang itinataguyod at hindi siya natatakot sa mga hindi mananampalataya kung siya man ay uusigin dahil sa kanyang pagsasabuhay ng kanyang relihiyon. Subalit ang pagmamalaki na tinukoy dito, katulad ng natanong ng mga sahaba nang sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun, itinanong ng isang sahaba, inna rajula yuhibba an yakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasana. Ang tao, likas sa kanya na gusto niya na maganda ang kanyang damit at ang kanyang suot sa paa ay maganda rin. Nang ibig sabihin ng tao na ito na nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tao ba na nagdanais ng magagandang bagay ay nagmamalaki rin na dahil dito ay may pagbabawal sa kanyang pagpasok sa paraiso? Nilinaw ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam muli sa maikling pananalita, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay maganda at minamahal niya ang kagandahan. Kaya ibig sabihin, kung ang tao ay magsisikap na maging mahusay sa kanyang pamumuhay, maganda ang kanyang pamumuhay, maganda ang kanyang kasuotan, maganda ang kanyang sapin sa paa, ito ay hindi pagmamalaki. Dahil ang kabaligtaran nito ay totoo rin. Ang tao, na anumang gawin niya sa kanyang sarili na pagpapanggap ng pagpapakumbaba sa pamagitan ng damit na sira-sira o kaya sa paglalakad ng nakayuko, o ano pamang arte sa kanyang pagpapanggap na siya ay mapagpakumbaba, hindi siya maituturing na mapagpakumbaba. Kung taglay niya
ang tunay na katangian ng kibir na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru batarul haqqi wa gamthun nas." Ang kibir ang pagmamalaki na dahil dito ay hindi ka papasok sa paraiso hanggat taglay mo ito kahit katiting lang nito. Ito ay ang pagmamalaki ng pagtatakwil sa katotohanan at pagmamaliit sa mga tao. Pagtakwil sa katotohanan at pagmamaliit sa mga tao. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sapat na na maituring na napakasama ng pagmamalaki, na ito ay marapat na maging laman ng mga pangangaral, dahil bukod sa ito ay dahilan na ang tao ay mapagbabawalan na pumasok sa paraiso, ito ay magiging dahilan din na siya ay masasadlak sa iba't iba pang mga kasalanan. Ang kibiro ang pagmamalaki, ang ugat ng iba't ibang mga kasalanan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kibiro ang pagmamalaki, ito ang kasalanan ni Satanas. Na dahil dito, siya ay nagmalaki, nainggit kay Adan, nagplano laban kay Adan, at higit sa lahat, nawala ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sinabi niya, "Kala ana khayrum min, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Nang tinanong siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, bakit hindi siya nagpatira pa kay Adan na iniutos niya kay Satanas na magpatira pa rito, sinabi niya, "Ako ay mas mainam pa sa kanya. Nilikha mo ako mula sa apoy at nilikha mo siya mula sa putik lamang." Sino ang nagsabi kay Satanas na mas mainam ang apoy kaysa sa putik? Wala. Sarili lamang niya ang nagsabi nito sa sarili niya, at ganito rin ang tao na nagmamalaki. Siya lamang ang nagpapalaki sa kanyang sarili. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kibir ang ugat ng mga kasalanan, dahil ito rin ang pinagmulan ng kasalanan ni Paraon sa kanyang pagmamalaki. Nasambahin si Allah subhanahu wa ta'ala, kilalanin si Musa alayhis salam bilang propeta at sugo, at sinabi pa niya sa sukdulan ng kanyang pagmamalaki, "Kala la initakadta ilahan gayri la aj'alannaka minal masjunin." Sinabi ni Paraon kay Musa alayhis salam, "Kung ikaw Musa alayhis salam ay kukuha ng iba pang Diyos liban sa akin, iipakukulong kita." Sinong nagbigay kay Paraon ng otoridad na ipakulong ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala? At sinong nagbigay sa kanya ng otoridad na tanggihan si Allah subhanahu wa ta'ala? Wala, sarili lang niya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kibir ang ugat ng mga kasalanan, dahil ito rin ang kasalanan ng mga Hudyo na sumuway kay Musa alayhis salam. Inutusan sila ng iba't ibang mga bagay, subalit sila ay nagmalaki. Sukdulang hamakin nila hindi lamang si Musa alayhis salam ang sugo, maging ang Panginoon ni Musa alayhis salam na nagsugo sa kanya. Sinabi nila, "Laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu agniya." Sinabi nila, si Allah subhanahu wa ta'ala ay mahirap, si Allah subhanahu wa ta'ala ay pulubi, at sila ang tunay na mayayaman, wal iyadu billah. Kaya nga sinabi ni Allah tungkol dito, narinig na ito ni Allah mula sa kanila na nag-isip ng ganitong bagay, na hindi naman marapat sa kanila na isipin man lamang ang bagay na ito. Paano pa kaya ang sabihin ang bagay na ito? Sinong nagsabi sa kanila na mas mayaman sila kay Allah? Sinong nagsabi sa kanila na pulubi si Allah at sila ang mayayaman? Wala, liban na lamang sa kanilang mga sarili. At isa pang halimbawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ng pagiging masahol ng kibir o pagmamalaki, ito rin ang ugat ng kasalanan ng mga munafik sa Madina, ang mga nagpapanggap ng mga Muslim, na ipinapakilala nila na sila ay mga Muslim, subalit sila ay lihim na nagpaplano, gumagawa ng mga pakana laban sa pamahalaan ng mga Muslim sa Madina, lalong-lalo na laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng sinabi ni Abdullah bin Ubay bin Salul, ang pinuno ng munafikin sa Madina,
at isiniwalat ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Yakuluna, lain raja'na ilal madinati, layukrajanna la'azzu minhal adal. Sinasabi nila na kung kami ay ibabalik sa Madina, ay tiyak na palalayasin ng mas marangal ang hamak. Itinuturing nila ang kanilang mga sarili na mas marangal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hinahamak nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino ang nagsabi sa kanila na sila ay marangal samantalang ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hamak? Walang nagsabi nito, liban na lang sa kanilang mga sarili. At si Satanas, ang mga Hudyo, si Paraon at ang mga munafik, walang nagsabi sa kanila ng mga ito liban na lamang sa kanilang mga sarili at siyempre ang demonyo na bumubulong sa kanila. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kibir ang ugat ng shirk at kufur at ito ang ugat ng lahat ng kasalanan ng mga tao, kaya ito ay mapanganib. Ang pagmamalaki, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay nagdudulot ng kasakiman. Dahil ang mapagmataas o ang mapagmalaki, ang mayabang ay nakakaramdam na siya ay may karapatan sa lahat ng bagay. At siya lamang ang may karapatan na tumanggap ng mas maraming biyaya kaysa sa iba. Sukdulang pagkaitan niya ang iba o mapahamak ang iba dahil sa kanyang kasakiman. Ang mapagmalaki, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, siya ay nagiging sakim dahil nakikita niya ng ibang tao ay mga kagamitan lamang at instrumento upang matupad ang kanyang mga pangarap. Ang mapagmalaki, sukdulang gagamitin niya ang mga tao, kahit ang kanyang sariling pamilya, kahit ang kanyang asawa, ang kanyang kapitbahay, kanyang kapwa mananampalatayang Muslim, upang magamit sila at ituring sila ng mga gamit na walang saysay, na kung wala ng pakinabang o magiging balakid lamang sa kanila, ay hindi nila igagalang at hindi nila ibibigay ang karapatan ng mga ito. Ang pagmamalaki, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay nagdudulot din ng inggit. Dahil ang isang mapagmalaki o ang mayabang, siya ay umaayaw ng iba ay magkakamit ng anumang biyaya na wala siya o kahit katumbas lamang ng biyaya niya. O minsan, ang mapagmalaki, kahit ang biyaya na natanggap ng kanyang kapwa ay mas kaunti kaysa sa biyaya na natanggap niya, pero ayaw niya ito. Gusto niya siya lamang ang makakatanggap ng biyaya. Gusto niya na siya palagi ang nakakahigit sa lahat. Dahil itinuturing niya ang kanyang sarili na pinakakarapat-dapat sa biyaya, saan man ito manggaling. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang isang nagmamalaki ay palaging naiinggit sa kanyang kapwa at sisikapin niya siya ay mangibabaw sa lahat. At kung hindi niya sila kayang mapangibabawan, ang mga ito ay hahamakin niya o kaya ay pagpapalunuhan niya ng iba't ibang mga kapakana nang sa gayon ay mawala ang biyaya na pinapakinabangan ng kanyang kapwa. Gayun din ang pagmamalaki, ito ay nagdudulot ng tao ay mamuhi at makakita palagi ng kamalian sa kanyang kapwa. At kung meron man siyang kamalian sa kanyang sarili, ito ay ibibintang niya sa iba. Nang sa gayon ay maging maganda ang pakiramdam niya sa kanyang sarili at siyempre mapagtakpan ito na makita ng iba. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagmamalaki ay nagdudulot ng tao ay maniwala na siya ay karapat-dapat sa lahat ng bagay, na meron siyang karapatang pakialaman ang lahat ng bagay, na may karapatan siyang angkinin ang lahat ng bagay nang hindi niya pinaghihirapan o hindi niya idinadaan sa makatarungang pamamaraan. Sukdulang, siya ay maging tamad o kaya ay kahit wala naman siyang husay sa bagay na ito ay aangkinin niya dahil lamang sa pagmamataas niya o mataas niyang pagtingin sa kanyang sarili. Dahil nakikita niya na ang mga biyaya ni Allah o ang anumang posisyon ng pananagutan o pamumuno ay isang bagay na hindi dapat pinaghihirapan, ito ay dapat
kamkamin niya na lamang dahil siya lamang ang mayroong karapatan sa mga ito. At kung ito man ay taglay ng iba, ito ay kailangan niyang sirain nang sa gayon ay mapasakan niya. At panghuli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makikita ninyo ang mga mapagmalaki na sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na itaas ang kanilang mga sarili at ibaba ang iba, makikita ninyo sila na pinakatamad sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinakatamad sa pag-aaral, pinakatamad sa iba't ibang mga uri ng kabutihan na hindi nila pinahalagahan dahil walang saysay sa pag-aangat nila sa kanilang mga sariling upuan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit sa Kristyanismo at sa iba pang mga relihiyon, kinamumuhian ang katangian ng pagmamalaki, pagiging mayabang, pagiging dominante, pagiging mapagpaimbabaw. Kaya tayong mga Muslim, paano nating matatanggap na ang katangian na ito ay magiging katangian ninuman samantalang tayo ay higit na nakakaalam sa bagay na ito dahil ito ay tinuro na sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propeta. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga alamat ng mga Griyego sa kanilang mitolohiya ay ang pag-iiral ng isang taong nagngangalang Narcissus. At ang tao na ito, si Narcissus, ay isang tao na napakaganda ang itsura, napakahusay niya, na dahil dito siya ay bumilib lalo sa kanyang sarili, na nagdulot na ito ay magdulot sa kanya ng kapahamakan. Nakakatitig niya sa kanyang refleksyon sa tubig o sa salamin, hinangaan niya ng husto ang kanyang sarili hanggang sa siya ay napahamak. Namula sa kanya ipinangalan ng mga psychologist ang isang sakit sa utak at ito ay ang labis na pagkabilib ng tao sa kanyang sarili, sukdulang wasakin niya ang kanyang sarili o sukdulang wasakin niya ang iba at ito ay tinatawag na narcissism. Katangian ng tao na gamitin ng iba upang iangat ang kanyang sarili. Katangian ng tao na maging mayabang, mapagmalaki para sa sariling kapakanan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sakit sa isip na ito ay maaring taglay ng kahit sino man sa atin. At minsan merong narcissist na hindi mo makikita sa kanya na mayabang siyang manamit o mayabang siyang maglakad o mayabang siyang magsalita. Subalit makikita ito sa resulta ng kanyang mga gawa. Dahil maaring ang narcissist na ito ay umaarte lamang na siya ay mapagpakumbaba. Ngunit, kung titingnan natin ang kanyang mga kilos, madali lamang silang makilala dahil sa kanilang mga ugali, sa kanilang paraan ng pakikitungo sa kapwa, na kadalasan sa kanilang mga kinikilos ay nagdudulot lamang ng kabutihan sa kanilang mga sarili at nagdudulot ng pinsala sa kanilang mga kapwa. Kung meron man silang gagawin, nakapakipakinabang sa iba, ito ay puhunan lamang upang sila ay kanyang hawakan sa leeg at mamanipulahan o kaya ay tratuhin sa trato na gusto niyang pagtrato sa iba. At makikita rin ninyo ang mga tao na ito na hindi sila tumatanggap ng anumang uri ng pagtatama dahil sila na ang pinakamahalagang tao, sila na ang sentro ng sanlibutan ayon sa kanilang mga paniniwala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makikita natin ang ugali ng mga mapagmalaki na inihiwalay nila ang kanilang mga sarili dahil nakikita nila ang kanilang sarili na mas mataas sa iba habang nilalait nila ang kanilang mga kapwa. Makikita ninyo sila na hindi nakikiisa sa iba, liban na lamang kung ito ay mayroong pakinabang sa kanya. Ang mapagmalaki, makikita natin ito na magpapahalaga lamang sa mga bagay-bagay na papakinabangan niya. At kung hindi siya ang magiging pinuno, kung hindi siya ang mangunguna sa isang bagay, ay hindi siya makikipagtulungan sa anumang gawain na katulad nito. Makikita natin ang mga mapagmalaki, sila ay sasagasa sa karapatan ng iba habang nagpapanggap na ipagtatanggol niya ang karapatan ng iba o karapatan ng kanyang sarili. Ang mahalaga ang magbuka siyang bida, magbukang bayani sa mata ng kanyang kapwa. Ang mga mapagmalaki
hindi sila tutulong sa iba, liban na lamang na ito'y may kapalit na pamiminsala sa kapwa o pakinabang sa kanyang sarili. Hindi sila nagmamahal alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nagmamahal alang-alang lamang sa kapakanan ng kanilang mga sarili. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang mga mapagmalaki, hindi nila tinatanggap ang katotohanan katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung meron mang umaaray o nagre-reklamo sa masamang trato na natanggap nila mula sa isang taong narcissist o sa isang taong mapagmalaki, pilit nilang binabaliktad ang bagay na ito upang magmukhang masama ang tao na kanya namang inapi o kanya namang inapakan.